Hello guys! Ayan, nandito na naman ako sa inyong harapan at mag-share sa inyo ng konting kaalaman sa pagluluto ng PutoArt. PutoArt. So ayan guys, napakasimpleng gawin at napakamurang mga sangkap. May merienda ka na, may kita ka pa. Ayan guys, so mag-start na tayo guys. Huwag na natin hintayin na mabulol-bulol na naman ako. Bye.
Guys, yung molder nilagyan ko ng mantika para hindi siya didikit mamaya. Guys, ayan. Yung ating pang design, pwede ng toothpick. Wala kasi kaming toothpick, guys. So, ayan yung ginamit ko sa pang ano yan, pantusok ng barbecue. So, para-paraan na lang para-paraan na lang yan, guys, kung anong meron sa bahay. Basta, ayan. Ayan yung ginagamit ko, guys. Toothpick sana yan naging panusok ng barbecue dahil naubusan kan, guys. Yung pag-design, madali lang talaga yan, guys. So, ayan. Ganyan-ganyan, patak-patakan mo lang siya. Mas maganda kasi, guys, kapag may design yung puto mo, kasi kahit mga bata na-attract sa mata nila, pero hindi lang sa design, guys. Kailangan masarap din panimpla mo. Ayan. So, ayan lang siya, guys. Guys, tapos na tayo sa ating pag-design. Bago ako nag-design, guys, nagpakulo na ako ng tubig, ayan, para hindi tayo maghintay. Ayan, ilalagay na natin sa ating steamer, syempre. Ayan. Ayan na, guys. So, ayan, kulong-kulo na. Kailangan kulong-kulo talaga yung ating tubig sa steamer bago natin ilagay yan para madali lang siya, guys, maluto. Ayan. We'll be right back.
Ayan guys, okay na yung ating photo art. Ayan, pwede na natin. Pwede na natin papakin guys. Ayan, habang nagluluto ako guys, syempre hindi maiwasan yung aking mga junak. Andiyan, nakabantay na yun sa akin guys. Kaya yung iba na hindi ko na nasama dyan guys. Ayan. Dahil pinapapak na talaga, oy.